Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Tanong ni Chris sa kanyang sarili. Habang siya ay nakahiga, palaisipan pa rin sa kanya ang aswang na humarang sa kanya. Halos hindi na niya nagawang makatulog ng mahimbing dahil hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang mga pangyayaring kanyang nasilayan. Sumapit ang umaga at hindi nga nakatulog si Chris ng buong magdamag. Pagpasok ng kanyang ama sa kanyang silid, ay agad din naman siyang ginising nito. Chris! Chris! Gumising ka na! Ako ba naman? Alas 8 na oh! Iigib ka pa ng tubig sa kusina! Bungad na wika ng ama ni Chris. Nang marinig ito ni Chris ay agad naman siyang napamulat ng kanyang mga mata. Hindi na ito nagreklamo na hindi siya nakatulog dahil magagalit ang kanyang ama. Sumusuray-suray pa si Chris habang papatayo sa kanyang hinihigaan. Ang ama naman niya ay piniling umalis na sa kanyang silid nang makita siya nitong bumabangon. Marami-rami pa kasing gagawin ito doon sa kanilang tindahan sa merkado. Matapos magawa ni Chris ang kanyang gawaing bahay, ay agad naman siyang sumunod sa kanilang tindahan. Araw kasi yon ng datingan ng mga malalaking isdang kanilang ibibenta. Pagdating niya sa kanilang tindahan, ay agad din namang napasabak si Chris sa pagbubuhat ng mga malalaking isda. Sumapit ang hapon at pinauna siyang umuwi ng kanyang mga magulang upang makapaghanda ng kanilang kakainin sa gabi. Dala-dala niya ang isang isdang hindi nabili dahil sa wala na itong ulo. Pagdaan niya sa bahay ni Lolo Mac, ay agad siyang napatingin dito sa kadahilanang meron siyang nasipat na isang nilalang na animoy nanonood sa kanyang paglalakad. Napansin ito ni Chris dahil sa paggalaw ng bintana ng bahay ni Lolo Mac. Sinong nandyan? Galit na tanong ni Chris. Sakto namang walang taong dumaan noong mga oras na yon, kaya ang ginawa niya ay dumaan muna siya sa tahanan ni Lolo Mac. Pagpasok niya sa bahay ng matanda, ay bumungad sa kanya si Lolo Mac na nakaupo sa tumba-tumba nito. Lolo Mac? Kailan ho kayo nakabalik? Gulat na tanong dito ni Chris. Ngayon lang, Chris. Pinabalik kasi ako dito ng aming tagapamahala dahil sa namarkahan ka ng mga labdog. Ang mga nilalang na madalas mong makita ay isang napakalaking patunay na merong kang marka ng mga ito. Hindi yon titigil, Chris, hanggat hindi mo natatanggal ang markang nakapaloob sa'yo. Hayaan mo! Dahil ngayon ding mga oras na ito ay aalisin ko ang markang yan. Sagot ni Lolo Mac. Dahil sa mga sinabi ng matanda, ay pinili ni Chris na wag na munang umuwi ng kanilang tahanan. Animoy nakalimutan na niya ang kanyang dapat gawin dahil sa mga sinabi ni Lolo Mac. Habang sila ay nag-uusap ay siya namang paghanda ni Lolo Mac ng kanyang ritual na gagawin. Pinaupo nito si Chris sa gitna ng apat na bilog na iginuhit ni Lolo Mac na merong mga salitang hindi niya maintindihan. Chris, huwag ka na munang gumalaw o magsalita man lang. Pigilin mo ang iyong isipang mag-isip ng kahit na anong bagay. Masyadong mapanganib para sa iyo ang bibitawang kong dimen-dimen. Pero wala tayong pagpipilian. Iwasan mong mag-isip ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil maaari itong lumitaw sa ating harapan. Wika ni Lolo Mac. Matapos makapagsalita ng matanda, ay agad din naman itong nag-usal.
napakahaba ng inuusal nito na para na itong isang baliw. Si Chris naman ay patuloy lamang sa pagsunod ng nais ni Lolo Mac dahil alam niya sa kanyang sarili na para din naman ito sa kanyang ikabubuti. Lumipas ang 15 minuto. Napahinto naman si Lolo Mac sa kanyang ginagawa. Lumapit ito kay Chris at dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang dibdib na para bang meron itong hinihila. Paghila ni Lolo Mac sa kanyang dibdib, ay agad namang napasunod ang katawan niya dito. Animoy merong hinihilang bagay si Lolo Mac na hindi kayang masipat ng mga mata ni Chris. Nang nakuha na ni Lolo Mac ang kanyang hinihila, ay agad din naman itong pinainom si Chris ng maligamgam na tubig. Ayos na, Chris. Di ka na susundan ng mga yan. Mabubuhay ka na ng normal at malayo sa kapahamakan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maaring, ito na din ang huli nating pagkikita, Apo. Kaya sana'y pakinggan mo ang huli kong sasabihin sa'yo. Wika ni Lolo Mac. Bakit ho, Lolo Mac? Saan ho kayo pupunta? Tanong naman ni Chris. Makikipaglaban ulit, Chris, para sa ikabubuti ng ating mundo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay. Baka nga tumanda ka na lang ay malakas pa rin ako. Pabirong sagot naman ni Lolo Mac. Matapos nilang makapag-usap ay doon na nga nagkwento si Lolo Mac ng mga nais malaman ni Chris. Ang ikinuwento ni Lolo Mac ayon kay Chris ay tungkol sa ulap na merong mga gusaling gawa sa ginto. Ang kapangyarihan ng dimen-dimen at ang tunay na kaanyuan ng tao. Alam mo, Chris, noong mga panahong mahal na mahal pa ng Panginoon ang sangkatauhan, ay halos gawin niya itong isang perpektong nilalang. Ang tunay na anyo ng isang tao ay meron itong 4 na paa, 4 na mga kamay, at merong isang ulo na 2 ang mukha. Dahil sa pagtataksil na ginawa ng isang taong nalinlang ng Diablo, ay walang naisip na paraan ang ating Panginoon kung hindi ang hatiin tayo sa 2. Itinapon niya ang ating kalahati sa ibang oras at panahon upang magsilbing parusa para sa atin. Pansin mo, Chris, habang tayo ay tumatanda, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ibig. Yan ang isang parusa sa atin ng ating Panginoon dahil sa pagkakasalang nagawa ng isa sa atin. Patuloy nating hahanapin ang ating kalahati. At sa mga panahong hindi natin yun mahanap, ay hindi tayo makukumpleto at mabubuo. Marami ang namatay at nahulog sa dagat-dagatang apoy dahil lamang sa paghahanap ng kanilang kalahati. Hindi matatahimik ang isang tao, Chris, kapag hindi niya nagawang mahanap ang kanyang nawawalang parte. Maaring ang sinasabing pag-ibig ay isa lamang panliling lang ng Diablo kung magkakaroon ito ng lason. Pagdududa, kawalan ng respeto, pakikipagtalo, panloloko, at kung ano-ano pang laso ng pag-ibig. Sinasabi ko ito sa iyo upang kung sakali mang dumating ka sa puntong hahanapin mo na ang iyong kalahati, ay naway hindi ka malinlang ng Diablo. Kapag ikaw ay umibig, ay mahalin mo ito ng buong puso. Dahil ang totoong pagmamahal na ipinapakita ng isang tao sa kanyang kapwa, ay yan din ang pag-ibig ng Panginoon. Kapag ikaw ay umibig na parang sa pag-ibig sa atin ng Panginoon,
ay malalayo ka sa mga masasamang gawain. Wika ni Lolo Mac. Nang marinig ito ni Chris, ay halos hindi siya makasagot sa sinabi ng matanda. Animoy naglakbay ang kanyang wisyo dahil sa kwento nito tungkol sa ating tunay na kaanyuan. Nang matapos ng makapagpaliwanag si Lolo Mac, ay agad naman itong binaling ang kanyang paksa tungkol sa dimen-dimen. Ayon kay Lolo Mac, na ang dimen-dimen ay isang uri ng kapangyarihan ng tao kung saan kaya niyang pasunurin ang lahat ng nilalang na nais niya. Pinapalakas ang dimen-dimen ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng usal ng Panginoon at paglinis ng kalooban nito. Dagdag pa ni Lolo Mac na ang mga tao ay meron ng dimen-dimen noong kakabuhay lang nito sa mundo. Alam mo, Chris, ang dimen-dimen ng isang tao ay nakadepende sa kanyang pagkatao. Nais kong alamin mo ang iyong taglay na abilidad habang ikaw ay tumatanda. Kagaya ko, Chris, ang dimen-dimen kong taglay ay ang kakayahang makapagpaamo ng nilalang na anak ng karagatan. Ang nakikita mong ahas na lumilipad ay siyang representasyon ng aking kapangyarihan. Lahat kaming mga ermetanyong nakikipaglaban sa labdog ay merong iba't ibang abilidad pagdating sa aming dimen-dimen. Manalig ka lang, Chris, sa Panginoon at balang araw ay magagamit mo ito. Huwag mong payagang maligaw ka ng landas, Chris, dahil pagsisisihan mo din yan pagdating ng paghuhukom. Lumayo ka sa bisyo upang hindi ka malapitan ng tukso. Pagpapaliwanag ni Lolo Mac. Lumipas ang isang oras at patuloy pa rin sa pag-uusap ang maglolo. Si Chris naman noong mga oras na yon ay nananatiling nakikinig sa matanda. Matapos nitong makapagkwento sa dimen-dimen, ay tinalakay naman ito ang isang napakalaking ulap na merong gintong syudad sa tuktok nito. Ayon kay Lolo Mac, na ang ulap na yon ay siyang tirahan ng mga engkantong hindi niya pa nasisilayan. Kahit nakalipad na siya sa kalangitan, ay hindi niya pa ring magawang makita ang mga engkantong yon dahil sa hindi siya nito pinapahintulutan. Kahit gaano kasi kalakas ang iyong ikatlong mata, ay hindi pa rin yon uubra dahil sa lakas ng mga sabulag nito. Ilang beses na din niya itong hinahanap, pero bigo lamang ang naaabot niya. Isang beses niya lang yun nakita ayon sa kanya. Ay, Chris, kung makita mo lang ang syudad na yon ay sinisigurado kong luluwa ang mga mata mo. Napakagandang tumungo sa lugar na yon, Chris, kung ikaw ay pagbibigyan ng mga ito. Sa bawat pagdilim ng kalangitan at pagbabadya ng ulan, ayon ang magiging tsansa mo upang masilayan ang napakagandang syudad na yon. Dagdag pa ni Lolo Mac. Pero, Lolo Mac, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Nagtatakang tanong ni Chris. Nais kitang mamulat, iho. Ayokong maging ikaw ay mabulag sa katotohanan. Napakaraming totoong nangyayari dito sa ating mundo na wala kang kaalam-alam. Sinasabi ko ito sa iyo upang kahit papaano'y lumipad ang iyong isipan. Napakasarap mamulat sa hiwaga ng mundo, Chris, dahil wala kang iisipin sa iyong katawang lupa. Alam mo, Chris, mag-iisang 104 na ako ngayong susunod na buwan. At sa iyo ko lang sinabi ang aking edad, kaya naman huwag mo itong ipagkakalat. Nagtitiwala ako sa iyo, Chris, dahil alam kong isa kang mabuting bata. Sagot naman ni Lolo Mac. Lumipas pa ang ilang oras at pinili na ng matanda na pauwiin ang kanyang itinuturing na apo.
Sinamahan niya ito hanggang sa makarating ito sa kanilang bahay upang makasiguro siyang ligtas itong makakauwi. Sa likod naman ni Lolo Mac ay nakabuntot ang kanyang alagang ahas na lumilipad. Hindi yon lumilikha ng ingay at tanging paghinga lamang ang maririnig mo dito. O siya, Chris, aalis na ako. Matulog ka na. Pagpapaalam ni Lolo Mac. Nang marinig ito ni Chris ay biglang napalitan ang kanyang pagkamangha ng takot sa kanyang mga magulang. Di na rin naman nagtagal pa si Lolo Mac at dali-dali din itong umalis kasakasama ang kanyang alaga. Pagpasok ni Chris sa kanilang tahanan ay nadatnan niyang natutulog na ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang tumungo sa kanyang silid upang makapagpahinga na din. Wala kasi siyang tulog noong gabi kaya kailangan niyang bumawi. Pagpasok na pagpasok ni Chris sa kanyang silid ay laking gulat na lamang niya na meron siyang nasipat na isang nilalang nakamukha niya. Unti-unti itong naglaho habang kumakaway sa kanyang harapan. Pagtingin naman dito ni Chris ay agad siyang nawala ng malay dahil sa takot nito sa kanyang mga nakita. Animoy hindi na kayang tanggapin pa ng isipan ni Chris ang dami ng kababalaghang kanyang nasisipat sa loob lamang ng ilang araw. Paglipas ng linggo ay hindi na mapakali si Chris sa kanilang bahay. Nais nitong puntahan si Lolo Mac sa bundok ng Baloy upang kausapin muli. Ilang beses din siyang nagpaalam sa kanyang ama't ina, pero bigo siyang makakuha ng permiso dito. Bahala na. Sumang-ayon kayo o hindi, hindi niyo na ako mapipigilan. Wika ni Chris sa kanyang isipan habang siya ay pinapagalitan. Pagsapit ng hapon ng mismong araw na yon, ay wala nang sinayang si Chris na pagkakataon. Dahil siya palagi ang pinapaunang umuwi, ay agad naman siyang nag-empake ng kanyang dadalhin patungo sa bundok ng Baloy. Iniwan niya ang kanilang ulam sa kusina na merong nakalagay na isang nilamukos na papel. Sa papel na yon ay naroon ang sulat ni Chris na nagpapaalam ito sa kanyang mga magulang. Sumapit ang alas 7 ng gabi at doon pa lamang narating ni Chris ang bundok ng Baloy. Walang takot niya itong pinuntahan dahil na rin sa pagnanasang makausap at mahanap muli si Lolo Mac. Habang siya ay naglalakad sa bundok ng Baloy, ay napakaraming nilalang ang nagpaparamdam sa kanya. Halos dumating sa puntong nagsisisigaw na itong si Chris dahil sa hindi siya makaalis sa kanyang kinaroroonan. Animoy merong isang nilalang ang nanliligaw sa kanya upang hindi niya marating ang kanyang paroroonan. Nang napansin ni Chris na pabalik-balik na lamang siya, hinubad nito ang kanyang damit at sinuot ng baliktad. Kasabay ng pagbaliktad ng damit nito, ay siya namang paghingi niya sa ama ng dagdag proteksyon laban sa mga nilalang na naroon. Nang marating ni Chris ang paana ng bundok, ay doon na nag-umpisa ang kanyang totoong paglalakbay. Kahit anong silay niya sa bundok na kanyang inaakyat, ay wala pa rin siyang mahanap na mga kubong naroon. Paglapit na paglapit ni Chris sa dalawang malaking puno ng balete, ay doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng balete, ay biglang gumalaw ang mga ito at humarap sa kanya. Nang mapansin ni Chris ang paggalaw ng ugat ng mga baleteng yon, ay napatakbo naman siya papalayo rito. Rinig na rinig ni Chris ang bawat langit-ngit ng balete. Pagtingin nito sa kanya ay bumungad kay Chris ang mukha ng puno. Meron itong dalawang matang gawa sa kahoy at isang butas na siyang bibig ng nilalang. Wala ding mga ngipin ang nilalang na yon na siyang agarang nasipat ni Chris. Matapos niya itong masilayan ay biglang naglakad ang nilalang na yon papalapit sa kanya.
Walang pagsasalita ang nilikha ng mga ito, bagkus ay gumawa ito ng parang arko. Pumasok ka lang dyan, manlalakbay. Sa dulo ng lagusan ay makikita mo ang iyong hinahanap. Wika ng nilalang. Pagsipat ni Chris sa ginawang lagusan ng dalawang yon, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang di masukat na kayamanan. Sa dulo nito? Niloloko niyo ba ako? Akala niyo ba ganid ako sa kayamanan? Tanong dito ni Chris. Nang marinig ito ng dalawang nilalang ay nagtawanan lang ang mga ito. Halos hindi mawari ni Chris noon kung ano ang nakakatawa sa kanyang sinabi. Di rin nakakampante si Chris sa mga nilalang na nasa kanyang harapan. Dahil sa isip niya ay maaaring mga kampon ito ng kasamaan. Habang nagtatawanan ang mga ito, ay patuloy lamang si Chris sa pagmamasid sa paligid. Napakarami kasing mga matang nakatingin ayon sa kanya. Kahit napakadilim ng buong paligid ay ramdam pa rin ni Chris ang di mabilang na mga engkantong naroon. Hanggang sa paglipas ng ilang minuto ay biglang dumaan sa kalangitan ang alaga ni Lolo Mac. Biglang bumulusok yon sa kinaroroonan ni Chris na siyang agarang pagpulasan ng mga nilalang na pumapalibot sa kanya. Chris! Bakit ka nandito? Masyadong mabanganib para sa'yo ang lugar na to. Wika sa kanya ng alaga ni Lolo Mac nang makababa ito. Nais ko kayong makausap, Lolo Mac. Nakapagdesisyon ako. Nais kong maging kagaya ninyo. Sagot naman dito ni Chris. Sus, oh, ikaw talagang bata ka. Di mo pa alam ang iyong sinasabi. Tsaka Chris, masaya ang buhay ng isang normal na tao. Huwag mo na akong gayahin. Dahil hindi ito ang tadhana mo. Halika, sumama ka na sa akin. Dahil sa nandito ka naman lang, ay hindi na kita maaaring hayaan pa. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Chris ay abot langit ang ngiti niya sa kanyang muka. Animoy isa siyang batang pinagbigyan sa kanyang kahilingan. Pagsipol ni Lolo Mac sa kanyang alaga, ay siya namang paglapit nito. Buksan niyo ang lagusan patungo sa aming tinitirahan! Wika ni Lolo Mac sa dalawang baleteng naroon. Kisap mata lang ang pagitan nang biglang nagkaroon ng isang napakagandang asul na liwanag sa gitna ng balete. Nais mong malaman ang buong pagkatao ko. Halika, pumasok ka dito, apo. Wika ni Lolo Mac. Agad namang pumasok si Chris sa lagusang yon kasama ang matanda at alaga nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagdating ni Chris sa lugar na siyang tinitirhan ng mga piling ermetanyo. Okay, sino na e-excite? Sa mga itsura at sa mga kapangyarihan ng kaibigang ermetanyo ni Lolo Mac. Sino dyan? Sino? Grabe ako, na-excite na ako. Pero alam nyo guys, baka mag-focus muna tayo sa Maranhig. Pero hindi pa kasi ending yun eh. Baka hanggang episode 40 muna tayo sa Maranhig. After na yun ng Rahabalin Susaya. Tapos after ng 40th ep ng Maranhig, Lolo Mac tayo. Kasi nakaka-excite din yung kwento, yun, no? Ang ganda nitong Lolo Mac. So, yun lang. Kita-kits tayo ngayon sa Rahabalin Susay. Salamat.